sa metal pipe, na-adjust pa itong upper lip eh. Pwede pang ilabas, pwede ipasok. Ang flow ng hangin, pasok dito, put, nalabas dito. Para tumama siya ng tamang tunog, dapat balance yung labas ng hangin pag tama dito. Yung iba lalas sa labas, iba sa loob. Pag masyadong maraming pumapasok ng hangin sa loob, nag-o-octave siya eh. Nag-o-overblow. So, na-adjust pa namin sa metal pipes. Ito hindi. Ito wala ka na masyadong magagawa. Then, ito yung lang width niya kasi. Na-curve. According sa shape nito. Tapos yung upper lip mo, sa labas pantay, sa loob, curved din. Curved din. So, medyo mahirap patunogin. Unlike sa normal metal pipe, pantay lang yung upper lip, pantay lang yung lower lip. So, madaling i-adjust kung gano'ng karami yung hangin papasok sa loob, kaya hangin papasok sa labas. About 75% ng bamboo or 80% original. So 200 years old na yun. 80% niya. Yeah. Ang nasira lang dyan yung mga... Walang termites. Ang galing naman ni Father Cera. Ang galing ng treatment nila. Actually, hindi si Father Cera yan eh. Locals yan eh. Nung dumating siya dito siguro, nakita niya na may mga tradisyon ng bamboo making dito sa Pilipinas. Gumagawa niya ng mga furniture, gumagawa niya ng mga bahay made of bamboos. Definitely during that time alam na nila yung treatment eh. So binabaon sa beach, sa beach sand para mawala yung starch, mapalitan ng salt. Ayun, ganun din ang ginawa dito, binaon.